naman sa amin kasi parang sabay kayo nagpunta ng Maynila, 'di ba? Paano 'yun, yung ano yung kwento doon sa barko? Ito na yung barko. Sobrang si Uncle Roland kasi nagplano na na pupabalik na ng Manila. So kami ni Carla, nag-usap kami. Sabi, paano tayo lang? Wala tayong pera. So sabi ni Carla, akong bahala, basta sumunod ka lang sa akin. So sabi ko, paano yan? Pwera bisita. So pinapaalis na yung mga bisita. Tapos ang ginawa namin ni Carla, paano, tara, nagtago kami sa ilalim ng teras. Sabi ko doon, bilis, tago! Pshk! Sabi niyo, ano nangyayari pag kami nagtatago? Tapos pagka, siyempre, di ba, ang inspection yan, matagal. So lalabas lang kami pagkatapos ng inspection. So paglabas namin, puro agyo kami kasi siyang ilalim ng Grabe! So nung diba? Makarating kayo sa Maynila, kasama mo pa rin si Ma'am Shikars nung ma-discover siya? Yes! Kasama ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ngayong oras na to. So, ikwento mo sa amin, nung unang time na ni-discover siya, anong sitwasyon nyo nun? Hindi, kasi si Carla talaga, gabi-gabi, nagpupunta kami sa... Dahil si Uncle Roland, pag nagkakapera siya, tinitreat kami sa music box. So, finally nalaman na Tito Roland nga nakasama kayo. Oo. Nagulat siya, yung sa barko muna, no? Oo. Nagulat si Tito Roland, wala siyang nagawa. Tinanggap niya na lang. Sabi ko, Tito Roland, ang sama tinanggap mo, na lang. Iniwan mo ko doon. Tapos? Eto na, so... na-discover si Carla dahil nga parati siyang kumakanta sa mga sing-along bar. May lumapit sa kanya, Tito Nap. Si Nap Gutierrez. Tito Nap Gutierrez. So, nilapitan siya. Tapos, dahil ang ganda-ganda ni Carla noong time na yon, sobrang kulot-kulutan, tapos ganda-gandahan lang. Tapos, talagang kontisera siya eh. So, yung boses, ano, hasa. So, sabi sa kanya, mag-audition siya kay Kuya Germs. Tapos, nung nakita ni Kuya Germs at nakita nila Tita Carmelites yung galing ni Carla nung time na yon, nilagay na siya kagad sa Wednesday group. Agad-agad. Agad-agad. Kinabukasan. Paano nyo pinagandaan? Hindi kami nakatulog ni Do ng mga one week. Grabe yun. Paano nyo pinagandaan yung guesting? Yun. Paano nyo pinagandaan yung guesting mo? Meron akong damit na yellow okay. na lagi kong ginagamit yun pang contest ko. Yun din yung sinuot ko doon nung nag-audition ako sa variety show na yun. Lucky dress ko. Alam mo, hindi kami makakain, hindi kami makatulog kaming dalawa para kaming mga naka-ano lang sa ulap hanggang pa-uwi. Eto Kuya Do, paano mo masasabi na after 30 years, talagang nagkasama kayo ni Ate Carl sa hirap at ginhawa? Walang iwanan walang talaga. Walang iwanan. Ito na ba yun? This is it. Siyempre, sobra kong... So, si Carla kasi, ano eh, hindi ko siya kayang i-describe ng isang word lang. Ang dami. Kasi si Carla yung walang masamang tinapay. Sobra mo siyang mamahalin ng todo kasi hindi ka niya iiwanan. Kahit anong mangyari, hindi ka niya pababayaan. Kaya naman, hanggang ngayon, yun din yung pangako ko sa kanya. Hanggang, siguro sabi nga niya, hanggang uugod-ugod tayo do, walang iwanan. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.